Everyone, we will be making dishwashing liquid right now. So these are the materials needed for making the dishwashing liquid. So, I will show you now. Of course, kailangan nating maprotektahan yung ating mga kamay. So we need gloves, lalo na sa mga beginners, okay, para maprotektahan tayo. And then we'll also be using wooden spoon. Or you can use also the plastic para mas malinis, no? Okay, the scissors, of course. And also yung ating paghahaluan. Okay, binili ko lang ito sa supermarket or kung saan mga plastic wares na bilihan ng mga plastic wares. And of course, ito yung mga materials needed. We also need purified water or distilled water kasi yung pwede ang talagang ginagamit ay deionized, kaya lang medyo may kamahalan ng deionized. So ang purified water or distilled water ay pwede na gamitin. And then kailangan natin ng surfactant. So right now ang gagamitin natin surfactant ay yung gel type. Okay, eto na siya, yung gel type. Merong surfactant na needle type, powder type. Okay, so may mga iba't ibang klase na surfactant. This is the surfactant number one. We also be needing the bubble enhancer. Okay, this is the bubble enhancer. Ito ay galing din sa coconut. Actually, itong surfactant is also galing sa coconut. So, biodegradable and also this one. Itong bubble enhancer. Kailangan din natin ng industrial salt. Hindi pwede yung salt, yung rock salt or table salt. Kailangan industrial salt or yung technical grade salt. Okay. Yan ang ating kailangan. Kung pwede, yung ang bibili nyo yung first class, yung vacuum dried salt. Okay. Sodium chloride ito. Now, we also be needing the, of course, para gumanda yung ating titimplahin, yung colorant. Okay. Ang colorant natin ay food grade. Kailangan food grade kasi plato itong huhugasan natin, no? So, kailangan protektado. Siyempre, lagi na. So, ito naman yung calamansi na scent. Okay, so, green din ang pinili ko. Kailangan magkatugma yung scent ninyo. Kung calamansi, dapat green. Kung strawberry siya, dapat red. Kung lemon siya, yellow. Kailangan magkatugma naman, no? Para hindi kakatuwa yung ating gagawin. And also, yan, pwede na tayo makagawa sa mga sinabi ko. We have the surfactant, the gel type. Okay, meron ding needle type and powder type. We also have the bubble enhancer. Okay, yan, made from, galing yan sa coconut, the industrial salt. At kung iyan lang yung mga gagawin mo, okay, pwede mo lagyan ng ethyl alcohol. Okay, ethyl alcohol. Okay. Okay, this is the graduated cylinder para kung meron kang susukatin. Okay, para yung sukat natin, ayos. Okay, eto mga optional na lang ito. So, the degreaser. This one is the brown type. Okay. Degreaser, mga optional na lang ito. Okay, ibig sabihin ng degreaser, yung pampaalis ng mantika, grease cutter. We also have the clear type. Degreaser din yan, mga optional na lang yan. Kung gusto nyo nung lagyan, it's up to you. Kung ayaw nyo lagyan, it's up to you. Kasi, ang surfactant, this one, sabon na. Okay? Next, we have the foam booster. O, kung gusto nyo, alam nyo naman ang market, gusto nila mabulang-mabula. So, pwede nyo lagyan ng foam booster pa. At, yung antibacterial, kung gusto pa ninyong lagyan, okay, yung iba, medyo gusto nila eh talagang patay na patay ang bacteria, okay, optional din yan. Okay, now dadako na tayo sa procedure. Okay, so ngayon inanda na natin yung pag-mix ng ating product. Okay, ang una natin gagawin ay bubuhos natin yung surfactant sa lalagyan. Okay. So, sa handouts, makikita nyo kung ilang kilo talaga or
ilang grams ang kailangan ilagay sa bawat pipimplahin. Okay, ngayon, pakita ko lang sa inyo kung paano ito i-mix. So, pwede kayong bumisita sa aming store, sa Clean and Scented. Located ito sa 327 Barangay Katipunan, Roosevelt Avenue, Muñoz, Quezon City. Ang telephone number ng aming tindahan, 407-8912. Yan. So, sinasali na natin yung surfactant sa ano. Take note, kailangan mag-gloves, ha. Huwag niyo akong gayahin. Kasi, wala lang kasi ako. Ako lang kasi ang nag-video dito. So, kailangan akong bare hands. Okay? So, eto na yung ating surfactant. Okay? Industrial salt na gagamitin ninyo. Okay, for this. So, ito nga pa, nakalimutan ko nga pa sabihin na kailangan nyo rin ng timbangan. Okay? So, yun na natin. So, ito na yung surfactant natin kanina. Okay. Lalagay natin yung half ng industrial salt dito. Half lang. Okay? Para lang, hindi mahirap mix yung ating surfactant. So, imi-mix lang siya. Ganyan. Take note, kailangan one way lang ang pag-mix. Okay? Kasi, kapag hindi one way ang pag-mix ninyo, sobrang bubula yung inyong gagawin. Okay? So, pag creamy na siya, okay, add nyo yung bubble enhancer. Okay, so, ito, gagamit tayo ng bubble enhancer. Pour natin. Dapat ito sinukat din. At yung sukat nito, makikita din ninyo sa doon sa handouts na inyong bibilhin. Okay. So, ayan na. Ilagay na natin. Sinukat ko na itong bubble enhancer na to. Okay. So, i-mix nyo ulit. One way lang ang pag-mix. Pakita ko sa inyo. Okay. One way lang ang pag-mix. Okay. One way. Kung sinimulan nyo ng right side o right side na lahat hanggang sa matapos. Kung left side, hanggang matapos ay left side. Okay. So, hanggang sa maging creamy siya. And then, add nyo na lang unti-unti ang water. Okay. So, i-mix natin, ha? Ayan. Okay. Mix lang natin. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang para maganda. Okay. Ayan. Creamy na yung ating surfactant. Okay. Ngayon, mag-a-add na tayo ng water. One direction lang. At dadaan lang ang pagpo-pour ng water. Okay, para yung surfactant natin sumama sa water. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, nako, mangangawit ang inyong mga kamay sa pag-mix. So, ayan. Pag nakikita nyo na na sumasama na yung surfactant sa water, pour nyo lang uli ng tubig. Okay. Ayan. Dahan-dahan lang ang pag-pour ng tubig. Huwag magmadali. Okay? Bubula din yan. Masyadong bubula. Okay? So, may tinatawag tayong saponification. Okay? Ang saponification, yan yung paghahalo ng bubble enhancer, ng surfactant, ng water. Okay? Paghahalo-haluin yan. Kasi,